Puntahan naman natin, Marie, ang Korean Peninsula. Muli na namang naglunsad ang North Korea ng cruise missile test kahapon, January 30, ayon sa South Korean military. Ang mga test ay o na isinagawa ng Pyongyang ay tinatawag na Underwater Nuclear Weapon System, isang solid-fueled hypersonic ballistic missile at isang bagong generation ng strategic cruise missiles. Nababahala naman ng ilang mga eksperto at ibinabala na maaaring inilalaan ang mga ito ng Russia para sa giyera nito laban sa Ukraine. Lalo namang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng North at South Korea sa pagdedeklara ng North Korean leader Kim Jong-un na ang Seoul ang kanilang principal enemy. Sinasabi rin ng Washington na nagpapadala ito ng mga armas para gamitin ng Russia sa Ukraine. Ang pagsasagawa ng cruise missile test ay hindi ipinagbabawal sa kasalukuyang sanctions na ibinigay ng United Nations sa Pyongyang. Ang cruise missiles ay kalimitang jet-propelled at lumilipad sa mas mababang altitude kumpara sa ballistic missiles, kaya naman mas mahirap itong ma-detect at ma-intercept. Dagdag naman ni Cha In-boom, isang retired South Korean Army General, for sale ang mga armas na ito mula sa North Korea hanggat binibili ito sa tamang halaga.